ang paggagawa ng Ukraine, lalo na sa aneksyon ng Russia sa Crimea noong 2014 ay nagiging sanhi talaga ng malaking tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero sa totoo lang, yung laban nito, yung away nitong mga to ng Russia at ng United States of America eh goes a long way back. Kung hindi ako nagkakamali, pero pwedeng pinakamasidhi na yun sa World War. Okay, yung Soviet Union at yung NATO. Okay, Allied and Axis Forces. Okay, mga utol. O hindi na natin papahabain. Basta yung Soviet Union at ang NATO ay magkalaban. O yung Soviet Union ay ang Russia at ang iba pa mga bansa na nabuwag. Na nabuwag sila, 1990s yata. 90s, kung hindi ako nagkakamali, dun lang nabuwag. Tapos naubos ang kanilang miyembro, ang kanilang mga kaalyado sa USSR. So yung karamihan doon ay nagpamiyembro na ng NATO o North Atlantic Treaty Organization, isang military alliance na kinabibilangan at founding member ang United States of America. Ngayon mga utol, isa yun ha, baka may mas mahaba pa o mas malalim pang dahilan mula noon. Pero ito after ng World War II, etong Russia at ang Amerika ay nasa estado ng Cold War. Since 1950s to 1980s, kung hindi ako nagkakamali, may Cold War po sila. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas, alamin natin, alamin natin. Totoo naman talaga ang kasabihan, you cannot please everybody. Mga utol, syempre sa normal nga na tao, sa ordinary mga tao, hindi natin maiiwasan na may mga taong naiinis sa'yo, nagagalit sa'yo ng walang dahilan. At itong mga utol, no? Ito ang ating aalamin. Sanib puwersa laban sa United States. Mga bansang matindi ang galit sa United States. Hindi natin masisisi yung mga bansang nandirito kung bakit sila galit sa United States. Kasi ang United States ay tinatawag na tuso, mga utol, at talagang ganid sa kapangyarihan, kumbaga. Pero para sa ating mga Pinoy, syempre sila ay maayos kasi nating kaalyado. Siyempre sa mga kalaban, ewan ko na lang, diba? Siyempre particular yan, China, yung Russia, North Korea, mga galit yan. Pero ano-ano pa nga ba itong mga bansa na ito? Yan ang ating aalamin mula kay Sir Lester Channel. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video game na tol. Sir Lester. Statements. Putang ina, mumurahin kita dyan sa forum na yan. I just heard about some of this, but I have seen some of those colorful statements in the past. Kalaban ng United States. Interesting, no? Sa iba't ibang klase ng sagupan sa lahat ng panig ng ating mundo, gaya ng sa Russia, China, Taiwan, at mga bansa sa Middle East, ay may isang bansa talaga na hindi nawawala sa eksena. At ito nga, ang United States. Totoo yan, no? Ayon sa kanila, ay layunin nilang ipalaganap ang salitang kapayapaan. Ngunit, tila kabaliktaran naman ang pananaw ng mga sumusunod na bansa dahil galit ang kanilang nararamdaman sa Estados Unidos. So, ano nga bang mga bansa ito? At may kakayanan ba silang patumbahin ang isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Number one. China. China na marahil ang isa sa pinakamatinding bansa na kumakalaban sa United States. Ang mga alitan ukol sa teritoryo tulad ng mga isla sa South China Sea ay nagiging pinagmulan ng tensyon. Ang China ay nagdala ng malalakas na pahayag ng kanilang soberanya sa mga lugar na inuugma rin ng bansa nila gaya ng Taiwan, Vietnam at ng ating bansa. Ang paglalabas ng militar at pag-angkin ng China sa mga rehiyong na pag-aawayan ay nagiging dahilan ng tensyon. Ang pagtaas din ng kanilang military presence ay nakakapagdulot din ng pangamba
at pag-aanilangan sa ibang bansa, lalo na sa rehiyong Asya-Pasipiko. At ayon nga sa mga analyst, ay China talaga ang kakompetensya ng United States pagdating sa ekonomiya, kung kaya't threaten talaga ang US sa kanila. At dahil sa madalas na hinaharang ng US ang ginagawa ng China, kung kaya't galit ang nararamdaman ng bansang ito. Totoo lang mga utol. Palagay ko ha, itong 'di ba number 2 na ngayon ng China sa most powerful countries in the world, no? So pangalawa sila sa United States. Palagay ko talaga gusto talaga nila mag number 1 at malampasan itong United States of America when it comes to global power. Okay, global influence, global dominance. Yan, sa lahat ng aspeto gusto nilang malampasan ang United States of America. Ngunit parang ayon sa akin teorya sa mga pagbabasa ko eh parang talagang ano eh parang 10 steps ahead sa kanila ang United States of America, yung dito na lamang sa plano nila sa Asia, dito sa Indo-Pacific region eh talagang kumbaga may matigas na na o matindi ng plano ang United States para mapigilan yung mga una nilang hakbang para sila ay maging most influential country in the world, yung island chain command mga utol. Kasi palagay ko mga utol, pag nasakop ng China ang buong South China Sea, doon ay mas lalo silang lalakas at baka doon sa mga panahon na yon, pagkakataon na yon, eh malampasan na nila, maging number one sila, malampasan nila ang United States of America. At yun ang palagay ko, hinding-hindi mapapayagan ng US. Okay? So ano sa palagay nyo rin? Pakicomment na lang, tuloy na muna natin. Obvious, 'di ba? Russia. Matagal na 'tong ano nila, alitan eh. Bagamat may mga panahon ng kooperasyon, ang relasyon sa pagitan ng mga Ruso at mga Amerikano ay nagkaroon na din ng mga matitinding tensyon. Lalo na sa konteksto ng mga regional warfare, alitan tulad ng sa Ukraine. Ang alitan sa pagitan ng Russia at United States ay mayroong mga matagal na nakasaysayan. Tama. At patuloy na nagpapakita ng mga tensyon sa iba't ibang pang mga aspeto ng kanilang ugnayan. Isa na nga sa pinakabagong dahilan ng pagkamuhi ng Russia sa US ay ang usaping Ukraine. Ang paggagawa ng Ukraine, lalo na sa aneksyon ng Russia sa Crimea noong 2014, ay nagiging sanhi talaga ng malaking tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero sa totoo lang, yung laban nito, yung away nitong mga to ng Russia at ng United States of America eh goes a long way back. Kung hindi ako nagkakamali, pero pwedeng pinakamasidhi na yun sa World War. Okay, yung Soviet Union at yung NATO. Okay, Allied and Axis Forces. Okay, mga utol. O hindi na natin papahabain. Basta yung Soviet Union at ang NATO ay magkalaban. O yung Soviet Union ay ang Russia at ang iba pang mga bansa na nabuwag. Na nabuwag sila 1990s yata. 90s kung hindi ako nagkakamali, dun lang nabuwag. Tapos naubos ang kanilang miyembro, ang kanilang mga kaalyado sa USSR. So yung karamihan doon ay nagpamiyembro na ng NATO o North Atlantic Treaty Organization, isang military alliance na kinabibilangan at founding member ang United States of America. Ngayon mga utol, isa yun ha, baka may mas mahaba pa o mas malalim pang dahilan mula noon. Pero ito after ng World War II, etong Russia at ang Amerika ay nasa estado ng Cold War. Since 1950s to 1980s, kung hindi ako nagkakamali, may Cold War po sila. Yung nag-aalmahan, nagagalawan, pero hindi nag-gegera. Okay, yun po yung Cold War na tinatawag. Walang direktang konfrontasyon, pero nagkakaroon ng banatan, kagaya nung nangyari sa Cuba, mga utol, yon. Isa yon sa mga resulta ng Cold War nila. But marami pang iba, yung Korean Peninsula War, dulot lang rin ang paglalabanan nitong dalawang bansa na ito. At ngayon ay nag-iiringan sila. So no wonder na yan. Hanggang ngayon, nag-iiringan ang Russia at United States of America and hindi na natin maitatanggi na kung magkampi man ang Russia at China, hindi na yun imposible. Okay?
Tuloy na muna natin to. Dagdagan nyo na lang yung mga iba pang impormasyon tungkol dyan. Russia at Amerika. Ang United States kasama ang iba pang mga bansa ay nagpapatupad ng mga patakaran ng sanksyon bilang protesta sa kilos ng mga Ruso. Ang modernisasyon ng mga nuclear arsenal at military capability ng Russia, pati na rin ang pangamba ukol sa pangangkin ng mas malaking pwersa sa marahiyong saklaw ng kanilang interes ay nagbibigay din talaga ng tensyon sa relasyon ng dalawang bansang ito. Tama. North Korea, siyempre. Ito ay impluensya ng Russia, mga utol. Ang tensyon sa pagitan ng North Korea at Estados Unidos ay matagal na ding usapin. Ang nuclear weapons program ng North Korea at ang mga palitan ng mga paratang at hamon sa pagitan ng mga leader ng dalawang bansa ay nagpapalala sa relasyon. Ang alitan sa pagitan ng North Korea at US ay isa sa mga pinakamahigpit at pinakakomplikadong mga relasyon sa pandaigdigang politika. Narito ang ilan sa mga pangunahing punto ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Gaya ng nuclear weapons program, sagupaan at pagtutol, human rights at sanction. Malit lang ang North Korea, pero nakakatakot ang kakayang nuclear ng bansang ito. At kung tatanungin ang mga taga rito, ay United States talaga ang bansang pinakakinakagalitan nila. Iran, no? Na ngayon, meron silang bakbakan ng United States of America, itong Iran. Dahil doon sa Houthi, no? Matagal nang may tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, lalo na nung matapos ang 1979 Iranian Revolution at ang hostage crisis sa US Embassy sa Tehran. Tama. Ang mga issue tulad ng nuclear program ng Iran at ang US sanctions ay nagpapalala sa kanilang tensyon. Ang alitan sa pagitan ng Iran at US ay matagal nang umiiral at mayroon ng malalim na kasaysayan ng tensyon at pagtutol. Narito ang ilang pangunahing punto ng alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Marami din sa leader ng Iran ang napatumba ng United States. Tama. Lumala ang galit ng mga Irano simula nung pinatawan sila ng sanksyon ukol nga sa kanilang mga nuclear warheads. Grabe mga utol, no? Isipin nyo yung mga bansa na yan. Isipin nyo na lang. Paano yan hinaharap ng United States of America sabay-sabay? Hinaharap, nagpapadala ng puwersang United States sa Ukraine, diba? ng mga weaponry. Tapos dito sa lumalatan lang tension dito sa Middle East, nandyan din ang mga US troops. Tapos nakaantabay din sila dito sa Indo-Pacific. Isipin nyo, worldwide hinaharap yan ng United States of America. Kaya hindi na ako nagtataka na ngayon ay nagkakaroon na ng military drill yung NATO, yung North Atlantic Treaty Organization, na isa sa founding member ang United States of America. Kasi palagay ko, nagre-ready na sila dahil baka hindi na kayanin ng United States of America kung iba-ibang tagpo, iba-ibang yugto, iba-ibang bansa magsimula ang sumiklab ang gera. Baka kinakailangan na nila ang kanilang mga aliado. So yun yung palagay kong number one purpose ng nitong NATO kung bakit nagre-ready na ng military exercises. Okay? So matindi na rin pati ang tension o gera na nangyayari dito sa Iran dahil doon sa Houthi rebels, yung Israel Hamas. So nagdo-domino effect na mga utol, nagkakampihan na yung mga bansang kalaban. Okay, tuloy na muna natin. Grabe, no? Parang hindi na mapipigilan. Sapat o, Pakistan, no? Ito, napakatagal ng ano dyan, nung sigalot. At ang relasyon ng Pakistan at United States ay madalas na nababalot ng mga tensyon, partikular na sa konteksto ng seguridad at terorismo. Tama. May mga panahon ng kooperasyon at mga panahon ng tensyon,
lalo na sa usapin ng Afghanistan at ang papel ng Pakistan sa rehiyon. Ang alitan sa pagitan ng Pakistan at United States ay may iba't ibang mga aspeto at isyu na nagdudulot ng tensyon sa kanilang ugnayan. Narito ang ilan sa pangunahing punto ng kanilang alitan, gaya ng terorismo at Afghan War, Pakistani nuclear program, diplomasya at patakaran. At ang ilan pa nga sa mga bansang galit na din sa United States ay ang mga sumusunod, gaya ng Palestine, Yemen, Lebanon, Iraq, Syria, Afghanistan, Mexico, Kyrgyzstan, Somalia, Cuba, Venezuela, Mexico, Argentina at marami pang iba. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa mga bansang matindi na ang galit sa United States. Pansin nyo, no, karamihan Middle East mga utol. At hindi na natin nipagtataka kung yung mga bansa na yan ay magkampi-kampi sa paparating na World War. Pero anyway, hanggat mapipigilan, sana'y mapigilan. Okay? Pero lumalala na lumalala yung sitwasyon mga utol. Siya yung mga naunang binanggit, no wonder na yon kung bakit sila galit sa United States of America. Anyway, maraming salamat kay Sir Lester Channel. Kayo pa, idagdag nalang yung mga impormasyon na inyo pa nalalaman at ang inyong opinion tungkol dito sa ating usapin. Pa-comment na lang mga utol. Maraming salamat muli, ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawang niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.